Magandang umaga mga Lods. Update muna tayo sa araw na ito. Welcome back muli sa ating munting channel, Probinsyano Ako TV. So mga Lods, ang ating update sa araw na ito ay dun sa ating homemade incubator na styrofoam. So tara mga Lods, update tayo para makita nyo kung gaano kadami yung hatch natin ngayon. So tara! So mga Lods, ito yung ating homemade incubator na styrofoam. So ito ay kuan, matagal na nating gawa. So tapos mayroon tayong ginagawa sa kasalukuyan na hindi pa natin natatapos dahil hinihintay pa natin yung pero yung part 1 na i-upload na natin sa YouTube, makikita nyo diyan sa kuan, sa ating channel. Pwede nyo hanapin dyan, makikita nyo naman dyan pag na-search yung ating channel. So may ginawa tayong mas malaking incubator na manual pa rin mga Lods, dahil hindi naman sapat ang ating budget para maggawa tayo ng automatic incubator. So magtiis-tiis muna tayo sa manual. So ito mga Lods, ito yung unang gawa ko na manual egg incubator. So ito, matagal-tagal na ito, siguro mga 3 buwan o mga 4 buwan na ganun siguro. So ito mga Lods, ito yung kuha natin. May mga bagong pisa tayo ngayon ng mga sisiw mga Lods, ayun o. So ito styrofoam lang. Tapos ito, may mga nakasalang tayo na mga itlog, pero iba-iba ang date nito mga Lods. So napagpatong-patong ko na dahil hindi sila talaga magkasya, kaya sinadya natin gumawa ng bago na manual incubator para mayroon tayong malagay natin sila maayos para hindi sila nagpapatong-patong. So ito na yung mga Lods, yung ating mga bagong pisang sisiw. Ililipat natin sila dito sa temporary natin brooder house ito. So pinainit ko na ito. Ayan. Ito muna ang temporary nilang brooder house for 1 week bago natin sila ililipat doon sa regular na brooder house. Kasi ang napapansin ko mga Lods, kapag nilipat ko kagad sila doon sa brooder house, hindi masyado silang na asikaso. So mas may namamatay sa kanila. Pero ito sinubukan ko dito sa karton na kuan, brooder house, na nilagyan ko ng ipa. So sa awa ng Diyos mga Lods, wala namang namamatay sa kanila bago ko ilipat doon. Nihintay ko muna sila na lumakas dito. Dito sila magpapalakas sa karton. So konti-konti naman ang ating mga napoproduce na kuan, katulad nitong sisiw na ito. Pero ito mga Lods, 90% ang hatching rate natin dito, dahil sa 18 sila na itlog, ang napisa ay 16. So nasa mga 90 to 95% ang ating hatching rate. So mataas ang hatching rate natin dito mga Lods, pero ang gagawin naman natin, sana ay maging malaki, lumaki silang malusog, at ililipat na natin sila dito sa ating brooder house na kuan. So ang gagawin natin dito mga Lods, lalagyan lang muna natin to ng dyaryo para hindi sila makakain ng mga ipa. Kasi sa kuan mga Lods, nag-aaral pa lang sila kumain, may tendency na kainin nila tong ipa, eh malaki, malalaki to. So iiwasan natin na baka hindi sila matunawan. So ayan, okay na. So tara mga Lods, atin natin silang ililipat. Pero bago yon, painumin muna natin sila ng kuan, ang tubig na may asukal. So ito mga Lods, painumin muna bago natin, habang nililipat natin sila, pinaiinom natin sila ng tubig na may asukal. So ang sabi daw po kasi mga Lods, parang electrolytes na nila ito. Wala naman tayo kasing available na electrolytes. So mamaya painumin na lang din natin sila ng vitamins. Pero ito muna, dahil ito ang unang-unang consume nila ng tubig o ng para panlaman sila sa tiyan. So ito muna ang ating gagamitin.
So painumin natin sila. Yan, umiinom siya. So ayan mga lods, natanggal na natin siya sa incubator at nailipat na natin sila dito sa temporary brooder house nila. Maya maya mga lods, lalagyan na natin yan sila ng pagkain at kuan tubig. So stay tuned lang mga lods, maya maya lalagyan na natin sila ng pagkain. Ililipat na rin natin yung mga kuan, yung mga susunod na mag-hatch dito. So anong petsa ngayon? Ito mga susunod na mag-hatch mga lods, itong 15. So ayan, ito yung mga 15 na itlog. Ayan, nilalagyan ko ng mga petsa mga lods para hindi tayo malito sa mga itlog na nilalagay natin, dahil ito ay halo-halo sila dito at patong-patong. At itong mga itlog na ito mga lods, tatapusin lang natin ito pag ubusin lang natin ito pagka-incubate, at sana matapos na natin yung ating ginagawang mas malaking incubator para sila ay mailipat na natin at hindi na sila maghahalo-halo ng petsa, at para mamonitor sila natin ng mabuti. So kasi ito mga lods, kada linggo nung una, every 5 days ako nagsasalang. So pakunti-kunti, sayang sa kuryente. So mang ginawa ko, nilagay ko na lang sa every 7 days, every week na lang ako nagsasalang, para medyo mas marami-rami ang ating na-hatch na itlog. So ayan mga lods, medyo maluwag-luwag na sila ngayon. Ayan, pero itong susunod nating itlog ay nung 24 lang natin sinalang. So mga limang araw pa lang to sila. Ayan. So ayan mga lods, ilalagyan na natin sila ng tubig. Ayan, tubig muna ang unahin natin ilagay, para makuha nila ang papano kung sila ay iinom. Yan, pinag-aaralan nila. Hindi pa nila masyadong alam yung kuan, yung tubig na kuan. Ayun, uminom na yung isa. Uminom na yung isa. Marunong na sila. So kukuha na lang tayo ng pagkain mga lods. So ayan mga lods, ito bibigyan na natin sila ng pagkain, pero dito muna sa sahig muna natin sila bibigyan ng pagkain mga lods, para matuto silang tumuka. Ayan, kukuha niyan. So itong gamit natin mga lods ay Gallimax 1 o Integra 1, parehas lang yan, sa brand lang nagkakaiba. So ayan muna sila. Ang sisigla nila mga lods, oh.
So total ganito, kuha na rin ang mga loads, update ko na rin kayo sa ating mga nauna pang mga sisiw. Tara, punta tayo sa ating brooder house. Ayan mga loads, ang mga native natin na mga kabir. At ito mga puro tong brown, purong kabir. Tapos ang paasawahin natin itong mistiso na kabir na lang kasi wala naman tayong lalaking kabir. At yung ating native na yung half breed din yan na kabir at saka native. So malalaki na ang ating native na manok mga lods. Maliban lang doon sa kulay brown na Texas. So wala naman tayong Texas na lalaki kaya ito na lang mistiso na kabir ang ating papa-asawa sa kanya para iisa na lang kasi 4:1 na magiging ratio lang naman nila. Kayang-kaya na lalaki yan. Kulang pa yan. Tapos ito mga loads, ito yung ating kuan, panimulang alaga noon na nagsimula tayo sa sisiw. Ito update ko lang kayo. Ito yung ating ngayong kuan, itong ating rooster. At sobrang laki na niya mga loads. Mahigit 4 na kilo na yan. Po mga edad niyan ay 7 months. 7 months old ang edad niyan. So ito, itong mga babae yan, mga nangingitlog oh. Yan, sila. Say hi! Wow! Oh, nihingal sila. So ayan mga lods, yung ating mga Rhode Island Red na mga stock parents. So pero ito, inalagaan natin galing sa sisiw. So at ito naman mga lods, yung naka-pre-range ko na mga manok. So ito magti 3 month old to sila. Anak ito ng yung ating stock parent na kuhan yun na kabe na Rhode Island. Ayan. So ito mga Rhode Island na ito. Maliban doon mayroong isang kuhan, yung itim, isang kuhan yan, Texas. So ito mga 2 month old mahigit ito, magti 3 month ito sa August 12. Pero malalaki na sila mga lods. Pwede na nga ito pangkatay eh. Oh, mga mag isang kilo na. Pwede na pangkatay yan. Pero hindi muna tayo magkakatay. At meron pa tayong mga kuhan doon mga lods. Mga siguro ito nakakawala na ito. Naka pre-range natin ay 23 piraso to. Itong ating mga naka pre-range. At ito ang ating nasa brooder house mga lods. Ayan. Oh. Yung mga nasa brooder house natin. Oh. Mga anak ito ng kuan ng Rhode Island Red na puro commercial naman to kuan kaya wala siyang dark na color mga lods dahil siya ay commercial o regular na Rhode Island Red. Pero may halo-halo silang medyo kuan masa kuan hindi matingkad pa hindi dark ang kanilang kuan pero ganun talaga yung mga kulay nila. At ito mga lods, ito ay pinaalaga na lang sa atin in order to pero walang kapatid ko naman na nagpakuan nagpaalaga, sinagot niya na lang ang kuan so libre na lang din sa kanya yung mga manok. Sarap magkaroon ng kapatid ano, may libre silang manok ano. Oh, ayan. Ito magto 2 months old. Malalaki na sila mga lods oh. Oh, magto 2 months old pa lang yung mga 'yan. Ang lalaki na. Masasagana sa pagkain mga lods, mabilis silang lumaki. Nasa 20 piraso ito. 20 piraso. Para sa pang birthday daw, ihahanda daw sa pang birthday. At meron pa din tayo dito. So mga lods, kung susumahin ng ating mga sisiw ay kuan, unabot na ng siguro mga 80 kasi napagbenta na rin tayo ng 18 na piraso ng sisiw. So hanggang dito na lang mga lods ang ating update at sa ating incubator at sa ating update dito sa ating manukan. Sana mapalago pa natin itong ating manukan na ito.
Marami pong salamat, at kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa ating munting channel, makikisuyo naman po, pasubscribe naman at pindutin ang notification bell para lagi tayong updated sa ating mga susunod na video. Marami pong salamat, God bless po. Mahal ka ng Pinoy Francis Leo.